kami, parang hindi naman kami nagawa sa kanila, hindi naman kami araw-araw nangihingi sila kanila pagkain. Kung wala kami makain, nagtitiis kami, kumakain kami ng kamuti kung ano makain. Sa pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan, isa din siya sa ating kalingap, na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Blanc. Hey, shout out mga kalingap. Yan, magandang umaga po sa lahat ng ating viewers. Yan po. Shout out po kay Kuya Bal, atid na at saka kay Kalingap Rob. Yan, welcome po sa akin channel, Nelson Vlogs. Yan po, support din po natin Ritz Vlog mga kalingap. Yan. Kasama natin ngayon Ate Ritz saka si Kuya Marlon. Yan po. Bali, nandito po kami sa magkapatid. Yan, yung pinapalayas po ng magulang ay ng may-ari ng bahay. Oh, hey there. Nagapot na sila. Subscribe to my ay, iba na yat. And also press this bell icon. Ayan dyan. Kausapin natin. Kaso, paano magbaba? Mahirap bumaba dito, mga kalingap. Tao po, ngayon. Hello po ate, magandang umaga po. Ha? Ani Marie? Magandang umaga po. Ay. Ano? Kamusta po? Asan po si asan yung mga anak nyo? Anak yung kita ko. Para maano pa. Saan po yung mga anak nyo? Yung dalawa? Si Ana Marie? Nagtitiklop bakit po? Itala po ang kasama nyo? Tulong na kahit sasakyan lang matin kami sa Lucena para sama-sama kami yung Pasko. Yan, tama po yan, Nay. Dito kasi ang dami nyo palang ka. Kasi dito kuya magtira. Bakit po? Nung karam pa ako pumalis dito kuya, gawa ng mga tao, di ba man? Ha? Gawa din ng mga tao, pahuska sila sa amin. Kami. Maganda naman sana kuya ma. May trabaho naman sana kami dito. Nagtitinda kami ng mga paso, halaman. Ayan ang trabaho ko kay Ukay. Ah. Ang tao dito ay mahusga kuya. Malait. Binabato nga ang bahay. Nandito pa po ako. Binabato talaga nila yun. Oo, nga. Mapapaaway ako dyan. O nga raw po sabi ni Ana Marie. Sabi po, eh alos na sabi naman ang asawa ko. Pag ganito naman ang tinda namin sa kanig. Di ba hinampas pagating gabi? Bakit naman po hinampas? Hindi ko po alam mga tao dito. Wala naman kayong ginagawang masama. Wala naman kami kuya, kahit magtanong kayo dyan, wala naman kami ginagawa sa kanya. Mumuhay kami ng maayos dito eh. Nagtaga na nga lang kami dito sa Tabidilog. Napa-upart pa nga po sa amin to ng 1.5 ah, ang lote eh. Opo. Ana Marie, hindi siya nagsasalita dyan. Ang dami niyong gamit pala. Oh, ang dami niyong damit. Ito kuya eh. Ang mga okay-okay po yan? Ito yun sir, ano to? Mga okay-okay po kasi ito. Hmm. Nahalo lang. Ano yun? Ano yun? Maraming salamat naman sa inyo kung kayo'y natulong sa kanila ng malamang. Opo, kasi nirepere po kami ni Kagawad. Ano pong sabi nung may-ari nung bahay po? Ay sabi lang sa anak ko, kung huwag na daw ipapagawa at tagal naman daw nila kami pinapalis, pwede sabi ko, anong gagawin natin? Di alis na lang. Sabi naman niya mama, binanggit ko na doon kay Mang Papaisi sabi ko sa ano, binibigyo nila kami, napauwi na lang kami sa inyo sa Lucena. Kaya tama lang naman yun. Baka po pala may matirahan kayo sa ano, sa Kalinga. Doon po sa ano. Yun nga sana ano namin, kasi kung mayroon taong masigit pa sa inyong tutulong sa amin, gusto ko sana magkaroon kami lang kahit kayo. Sariling bahay? Na hindi kami pinapalayas. Pag hindi kami nakabayad, pinapalayas. Saan, sa Conho ba, sa Quezon, may bahay po kayo doon? May sarili kayong bahay? Mayroon doon kami. Ah. Nungupuhan din po kami bago po ako umalis doon. Kinausap na rin ako ng may-ari na umalis niya yung kami December. Sabi ko, noon naman ating kasi magpapasko. May problema pa ako. Sabi ko sa mga anak ko, sana baga katapusan ng December, mga alos, isa pa kami aalis. Hahanap kami ng lote na matitirin kayo kasi bahay ko niya sabi ko pag-itipan ko dito sabi niya malaking pera yung magagastos niyo kasi marami kayong gamit dadalhin mo yung yero paano na may pera kayo sa kibala na bala ng Panginoon sa amin baka may maawa sa amin mga may makakaya sa buwan makaya niya ako bala ko ka na pupunta tayo sa inyo o kay Bob apo para
makaini ako. Sabi nila, sabi nga maka niya, kung may nagsisim ko. Sabi naman ng mga bata, mama, mayroon pumunta dito sa amin, tunang daw sila. Sabi ko, sino yun? Mga ano yata yun, yung mga natulong talaga sila sa mahihirap. Lumapit po kayo kay ano? Kay congressman. Naawa na rin naman kami na sarili namin dito. Kayo lang po nandito? Kayo lang? Kami lang dalawa ng puso kong anak. Asan po yung asawa niyo? Nasa Lucina po siya. Nagkatrabaho ang pangalawang asawa ko yun. Yung ilang na ay 66 na siya. Masang kapat niya? Kayo po ilang taon na po? 47 na ako. Wala na rin. Hindi na rin ako makatrabaho kasi may nararamdaman stress siguro. Laging puro stress na lang ang nangyayari sa buhay namin. Na. Kailan niyo balak pong lumipat po? Sasakyan, kaya pili na kami bigyan ng pera, sasakyan na lang. Kailan po kayo, kailan pa kayo dito? Ano ako, waybis ng gabi dumating. Waybis ng gabi? Kung malilipatan po kayo dito. Sa pagkong dati nyo, baka po. Ano, hindi ka na pumasok sa trabaho mo? Congressman. Kasi yun po ang mga nakakaalam ng ito. Asan yung isang kapatid mo? Nag-iib ng tubig. Ako lang naman po ang hindi butante dito. Ito yung butante dito, yung anak kong panganay, tapos yung asawa ko. Tapos siya, at wala kami certificate hawak. Ang mom, hindi kami nakakaano dito. Madali lang naman po mag-register. Pa, hindi, ang dami yung damit na ikaso, hindi kakasya sa sakya. Dapat truck. Certificate lang po ang kailangan doon. May inano ko nga kayo niyo, kung makakalapit kami, na ano, pwede namang sana kami maka, ano, ng sasakyan lang. Kahit masakay lang ito mga gamit at mga hayop pa. Iwanan ko yung mga hayop na at mag-iiyak silang dalawa. Nakakaawa naman po sila yung dalawa yung anak na naiwan dito. Sa gobyerno po. Yung pabahay? Hindi dito. Ay dito. Galing na po kami sa kalasigasan, tapos sa Matnog, kapag dito. Naging caretaker po ako ng school ng asawa ko dyan. Ah, isang taon kami may git dyan, pinaalis din kami. Oh, bawalin po sa inggitan. Naiinggit sila. Ang asawa ko kasi marunong magpaganda ng school. Malinis kami sa patigiran. Ngayon, maraming nainggit, sinusulot, kung ano-ano sinusumbong sa teacher. Eh, wala po kami magagawa. Pinag-isaan kami ng mga teacher diyan sa bagtas na yan. Kung ano-ano pinagbibintang, hindi kami kinakausap ng maayos, nagtataas ng busis. Ay, hindi ko sabihin sila, ay may katungkulang teacher, hindi sila dapat ng babastos ng tao. Kami, oo, kami, hindi kami tapos ng high school, kung nakakaintindi kami ng tama at mali. Ano, pasensya na kayo, nakakainit ako ng hindi, ano, kasi punong-puno na ako ng galit sa kapwa ko. Tapos kasi, yung gano'n nakatira kami, ganyan eh. Mahirap. Hindi naman kami, parang hindi naman kami nagawa sa kanila, hindi naman kami araw-araw nangihihisi na kanila pagkain. Kung wala kami makain, nagtitiis kami, kumakain kami ng kamuti, kung ano makain. Natutulog kami dito na walang makain, kung wala kami, hindi kami nagnanakaw, hindi kami nangihihalam ng hindi amin. Ba't sila nang babato, nang nalalait, pati ang anak ko yung Biroldan, yan. Aho, nilalaki? Nilalaki, lagi nilang inaabangan, susuntukin. Bubulihin na magnanakaw, kung ano-ano, kinukuha daw kung ano-ano, wala man kinanakaw. Ngayon, tanggal siya sa school. Kasi daw hindi daw nakatest ng isang basis at wala nga naman makain, papasok. Sabi niya, mama, papasok ako, binubuli lang naman ako ng mga klasik sa school. Magsusuntukan na nga kami sa school. Kamu ako hindi nakatest, mama. At ako takot na pumasok at binubuli-buli ako ng mga klasik. Naabangan ako. Sabi ko, tapos tinanggal ka na sa school, hindi ka na makapasok, sayang. Dapat ba yung tanggalin nila na isang bisis nang hindi nakatest?
Sama na loob ko sa mga yan. Kasi nga po, binigyan na ni Ate Ritz ng allowance po niya para pumasok sa school. Eh, bigla naman daw tinanggal siya. Ay, na nga. Pag-aaralin sana. Na hindi naman anak tinanggal naman siya. Hindi naman dapat yung tanggal. Isang test lang. Hindi sila dapat magtanggal. Pwede pa nang pagbigyan pagkakataon ng bata. Ito naman mag-aral. Nakawa naman si Jordan, hindi na nakapag-aral. Natanda na siya ng ganyan. Palipat-lipat kami. Pwede naman siya mag-aral po doon sa Lucina. Tatanggapin siya sa Lucina? Opo, tatanggapin siya. Kuha lang po kayo dito ng paano ba? Ayan. Ilang taon nyo ba at iniwanan ng mga anak nyo? Ilang taon kayo umalis dito? Nay? Hindi. Nung ano lang ako umalis, 2021, nung December. Ah. Kumasama kami dati noon dito. Opo. Ginagawa nila sa amin yan, ganyan. Ang asawa ko. Opo. Kasi may blood. Pinapatulan niya yung manampapato. Ano nangyari? Tapos naman ako kasi ano. Nanay. Na mamamaya mapatulan ng asawa ko yung mga yan. Mamatay pa asawa. Tanda-tanda na noon. Ay, andito yung mama nilang ano magkapatid. Kayo po ba ang ina, mother? Ito po, ma'am. Ang ina na mga yan. Pawayaan ko, nikmito nila sa inyo, ma'am, na ano, na pinababayaan ko sila. Kasi paano ko naman sila pababayaan, ma'am? Mm. Wala din naman akong trabaho. Naasaran din naman ako sa asawa ko pangalawa. Nung magbuhay sa amin, isang wala naman siya trabaho, hindi siya tinatanggap at senior na siya. Against the light. Tapos po, ano pong nangyari po? Hindi, napanood niyo yung vlogs namin? Hindi po, ma'am, na ano, at sa amin nila, dumating na ako nito ng mga anak ko na kayulong sa amin, sa kanila. Yung iyak niyo po yan, iyak? Naiwan ko sila, dahil naman po sa ama nila yun, kasi magsasabo ang ama nila, ma'am. Bugbog sila ako. Ano siyasabo? Ayun ang katotohanan, ma'am. Yan, alam ng Panginoon yung hirap ko sa panganay ko na lalaki. 15 years ako nag-iwalay sa asawa ko, ma'am, kay may demandahan kami. Na DSWD ako, ilang bisis ako na DSWD. Balik pa rin po ako sa kanya. Kala ko magbabago siya. Kung hindi siya nagbabago, ma'am, malupit pa rin siya sa akin. Tingnan yung ngipin ko, ma'am. Noon, nauga sa suntok, tadyak, sa bunot. Kaya yun to dumating, mama mo? Ako mahirap, ma'am, pagka ganun ako. Titiisin ko ang mga pananakit ng asawa ko. Matiis ko po yung kahirapan, sir, ma'am. Hindi ko matiis yung pananakit niya sa akin. Ah, dati siyang... Ano siya nag-aadit? Ano, away ng magulang? Ayan, iniwan ko yan si Ana Marie Gridwan niya noon. Bata ka pa nga, Gridwan. Asan ngayon po yung asawa niyo yung dati? Naman sa kanila, sa Mauban, sa Quezon. Hindi na kayo nagkikita po, ate? Hindi na. May asawa na ako. Yun ang nag-ano ngayon sa akin, nakakaintindi. Kahit siya may edad, naiintindi niya ako kung anong problema. Pag naiyak ako, nagagalit yun. Huwag na ko paiyakin ng mga anak ko. Naman ang pangalawa kong asawa sa kanya, hindi nila tanggap yun kasi akala nila dahil lang doon sa asawa kong pangalawa naniniwala ko siya, hindi dahil sa ama nila yun. Alam nyo, kahit sino kaharap ko, sinasabi ko yung problema ko. Kasi punong-puno na ako ng galit siya, ma'am. Sabi ko nga noon, sana tulungan kami ni Rapi Tulpo. Magkakaroon kami ng bahay na hindi kami pinapalaya. Oh, Mother, may tanong po ako. Una, karapatan ko rin po yun magbinta kasi nakasakay po ako sa titulo ng asawa ko. Kasi ang asawa ko, hindi makakapirma, ganyo na. Nasira ng isip gawa sa syabo. Oh, paano maano nun, ma'am? Mula natanggal siya sa trabaho. 2022 yata yun. Oh, ano, basta natanggal siya sa trabaho kasi nag-uuli siya sa planta ng Mauban, Quezon. Guli siya nang di sa oras, wala siyang helmet, wala siyang kaputi, walang bota. Tinanggal siya, ay di wala na siya trabaho, ma'am. Paano kakainin namin kung wala kami? Hindi, sinanla ko po yung lupa sa tao. Ngayon, nung dumating sila sa akin, na kinuha ko na sila, naisip namin na rimitahin yung lupa, no, walang mangyayari sa amin. No? Ay di naisip nung anak ko panganay na babae, nito si Anna Rose. Sabi niya, mama, paano kaya lupa ni Papa nakasanna, rerimitahin na daw, hindi natin makuha. Sabi ko, di, ikaw ang panganay,
Ikaw mag-decision dahil 18 na siya noon. Ikaw mag-decision, di ibinta nyo. Tapos yung nakasadla sa tao na 200,000 bayadan nyo. Ang natira, hati-hatiin nyo. Kung hindi ko yun ninustay, nasa anak kong panganay yun. Kung sila ma'am, lahat sila, binigyan ko yun ng cellphone, lahat sila, pinadalang ko yung hindi, na, wala sa akin, yung pinaampong ko, binigyan ko 5,000. Kung hindi ko yun inangkin, ma'am, wala akong napura doon. Kung sa akin lang yun, bakit ako magagaganito buhay ko? Kasi sabi po ng Mary Ann, sabi niya, wala daw po kayong ano, binigay sa ama niya, kahit nga daw po damit na bago, hindi niyo daw po nabilhan. Tama hindi po ba yung sinabi ano, nito? Ma'am, hindi ko na yung problema. Kasi ang problema nun sa anak niya, binigyan ko ng pera para sa ama nila. Kasi meron hindi ka kami share? Nag... Meron ka share? Meron ka share dun sa... Tulong sa magulang nila. At yun si magulang nila yun. Kung sa akin, huwag sila magtanim ng galit, ma'am. Oo, maging... Nag-iwanan ko sila. Kung hindi nila alam ang punong dulo na nangyari sa akin sa ama nila, alam ng tao, alam ng Diyos yun, ma'am. Buntis pa ako sa kanila. Ayan, buntis pa ako kaya na marimam bugbog sarado na ako. Lahat doon sa panganay ko. Nag-fees ako. Dahil lang sa kahirapan ng buhay, ayaw ko sila may walay po. Hindi na ako, ma'am, tama na sa akin yun noon pa. Yung pangalawa niyo daw pong asawa eh. Naman, hindi naman na sinasaktan lagi. Kasi kung mali ang isang bata, ma'am, ikaw ba utusan ng alas 7, darating ka ng tanghali, wala isasayang, walang kape, wala asukan, kaya matuwa ka ba ba, ma'am? Simple display na lang yun, hindi pa nanakit araw-araw yun. Nasa tao naman yun, ma'am. Kasama niyo dito pa kami, 2021, pinampalis naman talaga kami dito, ma'am. Kasi, ano, titirikan daw nila ng bahay. Opo. Ay, sabi ko, di, time na lang. Pagka nakuha ko yung mga anak ko, isa ka, sabi nila, ang bahay na yan, upa, sa upa nyo na 1,100, ibabayad nyo. Sabi naman, ari yung ibabayad namin. Kasi wala naman kami titirahan dito paglipat namin. Meron kasi doon sa amin, doon sa Lucena, mayroon binibinta sa amin na 80,000, dalawang lote. Ayun ang tinitirikan ngayon ng anak kong panganay. Tapos yung isa bakante, yung titirikan sana namin, tumbay, tumapalipat kami doon. Yun ang inaano sa amin. Dahil kung noon pa, mama. Meron kami yung jeep, ma'am, 7,000 naman iniingi sa amin doon sa Lucena. 7,000? Hanggang dito po, hanggang Lucena? Balita na yung 7,000. Kapit-bahay lang namin, naawa sa amin. Kasi sinisigat sa amin 12, sabi ko wala akong ganong kalaki. Magkano po sinisisiyan dati? 12. Yung naawa sa akin na umiyak ako, sabi ko wala kami wala matrabaho. Basta akong painto yung tubig. May hilang ako ng tulong sa bitko, sa mga miyo. Binigyan nila akong ganong kalaki. Malaki na pasalamat ko sa kanila mga makauwi na kami. Sama-sama kami ngayong Pasko. Paano siya kukontakin ate pag sakaling... May cellphone naman yung anak ko nandun. Makikitawag na lang kami. Tapos ma'am, hindi ko yan sila mapapadala mo. Wala naman ako kontak sa kanila. Nakikisuyo ako sa iba. Hindi naman nila ako pupunta niya. Araw-araw yung mga anak ko dito. Ang bagyo nga ma'am, magdamag ako din nakatulog. Pwede pala ka sa bagyo. Alam nila daw, umiyak na lang ako. Umiyak ba? Magdasal mo, wag-wag sila maaanod ang bahay ko, ang mga anak ko. Kasi, kaya hindi naman ako magiging masamang ina kung maigi lang ang ama nila noon. Ilang bisit na ako ma'am, na-DSW, alam po ng barangay sa amin yan. Naranasan ko po ma'am, nagapang sa palayan, kabubugbog ng asawa ko. Hindi na po nila dapat yun sa akin. Inaano na ako, masamang ina. Hindi nila, mga tao naghuhusga sa akin, maging masama ako. Hindi nila alam ang punot dulo ng nangyayari sa buhay ko sa po na naging asawa ko, ama nila. Hirap, hirap dalhin. Sila po mga anak ko, mahal ko sila. Dapat wag nila akong pinag-aanuhan na magagalit sila sa akin. O sila sabi nila, napapatawad na nila ako ni Ana Marie. Iwan ko kung ibang anak ko kung napapatawad ako. Pag sumama sila Ana Marie ate, payag naman yung asawa niyo po na pangalawa? Payag naman, nabukod naman niya sila ng bahay. Hindi ko naman sila pinipisan sa asawa ko kasi mahirap maging ano ma'am, patungo sa anak mo tapos sa asawa mo para ako nasakit gitna na namuupugan ng dalawang bato. Siyempre hindi ko naman sila pababayan, hindi ko kakampiyan ng asawa kung mali naman. Nasa gitna lagi ako ma'am. So, mahirap. Mahirap po sa lagay ko na ako lang ganun.
Nung ko pa nga umingi kayo, sana kung ako'y marunong mag-ano na silpan, mag-awag-awag. Sana ako lumpa, nahihiyak kayo. Nabibayaan kami dito ang putulungan. Hindi kasi ako marunong sa silpon. Dipindot na lang alam ko, ma'am. Wala akong alam sa mga ganyan. Buti pumayag na pumunta kayo dito ng asawa niyo. Nagawa po ng asawa ko, nagawa po siya ng paraan. Pinautangan niya lang po ako ng 1,000 para pumunta dito sa mga anak ko. Pumasayat eh. Nag-iiyak na ngayon si Rod yung bunso ko na hindi na daw napasok. Sayang daw. Nalaman ko lang po sa nagtulong sa kanila dyan sa school. Yung matanda din mag-asawa. Si nanay at si tatay, sila nang papakain yung pagwala nilang pagkain. Masama din po yung naasa ka sa ibang tao ang anak mo, sa ibang tao makikikain. Hindi mo naman po maasahan na sila ang magpapakain ng mga anak ko. Hindi ko alam kung nasa looban nila magtulong sa mga anak ko kung hindi napipilitan na sila. Ay, ano po ang mga nawa sa amin? Dami niyong gamit. Dami niyong ng gamit. Eh. Panay damit eh. Puro damit. Ano Marie? Sama kayo sa nanay mo? Sama na kayo? Si Jordan. Wala kang laro? Wala kang laro ngayon? Sa basketball? Nagsitay sila dito sa bubong na ganyan. Sa away. Butas-butas sa ulit. Ha? Sa away ko po mga tao dyan. Saan? Sa barangay. Sa away mo? Bakit? Bakit nakikipag-away ka ba? Ang taong nagsasabi na totoo, hindi ka dapat nakakaya. Inaapi ka lang ang nilalagi niya, binubuli-buli. Nabubo, namabaho, hindi naliligo, walang pagkain, patay gutom. Masakit sa akin yung marinig ang ganun. Mapapaaway lang ako. Hindi dapat sila ganun sa kapwa nila. Malamang lang sila sa amin at may kinabukasan, may pinag-aralan sila, tapos naangat sila sa buhay kami, wala. Tapos sasabihin, mga dayo ka dito. Hindi ganun. Tao rin kami para pangahusgahan ng mga kapwa, kahit mga teacher na sinuhusgahan kami. Mga teacher po ng anak niyo? Teacher po dati, tinatrabuhan namin dito sa Bagtan. Naging ano kami dyan, taken kami dyan, kami nagpaganda ng school na yan. Pinag-isaan kami para paalisin. Pati principal, pinaalis nila. Dahil kami namin noong principal. Totoo yun, ma'am. Hindi ako nagsisinungaling. Bintan man ako sa mag-aarpo na 100, may pambili na kayong bigas at maulam. Kasi kung iniisip niyo po ngayon talaga na yung anak niya isipin yung iuwi niyo muna dun sa Lucena, bibigyan ko po kayo na pamasahe ngayon din. Hintayin ko muna ang desisyon. Kasi yun lang po talaga ang kaya ko sa ano oras na ito po, yung pera ko po. Kung sino man magandang kalooban at may-awa sa akin, sa mga anak ko, kaya napapasko nyo na lang sa akin na yung Pasko na makalipag kami ng Lucena at munang pamilya na yung Pasko. Gusto ko lang sana kung pabigyan nyo kami na sasakyan na mapahatid kami dun sa Lucena. Madala ko lang ng gamit ko at mga hayop ang mga laman ko. Malaking ng pasalamat ko sa inyo yun. Malaking ng tulong nyo sa akin. Parang awa nyo na. Hindi ko na matiis yung ano. Nulang sita na sasakyan mo. Kung anong kung saan nilang loob na bibitawan na bibigay sa amin ng tulong, tanggapin po namin yun. Basta makauwi lang po kami, ma'am. Ay, naman basta ako, hindi naman kalimok ang pera mo, eh. Matulong na nila sa amin. Kami taong masaya na kami, makakain kami ng tatatayarap sa itong bisit. Huwag kami magkasakit. Hindi alam na asawa ko na ganito, nabibidyo ako. Kahit ito, kapatid ko sila nakapanuli na pag hindi nila tanggap na ganito. Hindi ko kinakaya ang buhay kong ganito. Nandito na yan, hindi na
Panginoon sa akin. Tanggapin ko na. Hindi kami kung kailan mabuo doon sa kailangan namin. Magkano ba kailangan mo, Mother? Ito, gawin nyo na lang po sa puliso ko. Talaga magbibigay po sila sa amin ng tulong. Talaga lang yun. Hindi na nila inimik sa mga anak ko yun. Pinagawa na lang sana nila kung gusto nila paggawa ng tulong. Hindi, gusto naman talaga nila kami paalisin dito noon pa. Pag hindi kami nakaupa na isang buwan, tatlong buwan, paalisin. Ganyan naman ang tao. Yung nagsasabi dito sa amin, hindi kanya. Ituloy na sa gobyerno na tabing ilong at tabing kalsada. Ay sabi niya, nagkitulong daw siya. Ay, lagi pinayano sa amin. Sabi ko, di wala kayo magano kung may kitulong. Sabi naman ang iba na matagal na dito, mas matanda pa sa kanya. Hindi daw kanya ito. Kasi pwede na naman kami naniniwala at hindi naman kami taga rito. 2018 lang kami naman dito dumating. May pinakita po bang titulong? Sabi niya. Dito lang po ito. Pwede niyo namang itanong sa ano to? Sa munisipyo? Kung ito mamami no? Sa DNR? Oh, pwede. Pwede lang. Itanong. Ito ma'am, kung amin lang ito, hindi kami aalis dito. Tapos hindi kami inaapin ng tao na yung mga gawa na yung pasok. Yan, mga kung ano-ano, binabasag ng mga tao. Iwan ko bakit ang tindi ng galit nila sa amin. Hindi naman kami namumawis yung sa bahay nila ng hindi ng pagkain. Nagsisikap kami para kami kumain. Hindi kami nagnanakaw. Hindi kami nang babato ng bahay. Hindi kami nang mungutsa sa kapwa na nagpangit ka o ano ka. Hindi. Eh sila mahilig ma'am. Isa sisigawan pa kami dito, babatuhin. Isa niya ako nandito ma'am. Magtatanim ako na malang muntik na ako di tamaan ng bato ha. Tangalin tapat. Tanong ko sa sarili ko, bakit anong nagawa namin? Panginoon ng sama ng Lord nila sa amin. Hindi naman kami nang ano, alam niyo naman, nakikita ninyo kung anong ginagawa namin. Bakit silang nananakit ng kapwa nila? Manglait, halos ang lait-laitin nila kami araw-araw. Kahit sa matlog, ma'am. Yung tanod diyan, duro-duro ang anak ko. Magnanakaw daw anak ko. Anong ninakaw sa kanila, ma'am? Pinabarangay ko sila, binaliwala din nila, ma'am. Lagi pa rin nila binubuli ang anak ko. Pati yung may kantin dyan sa kalimam na payat na lalaki. Pagkatapos nilang pakinabangan ng anak ko, maguwas ng pinggan, magwalis, magtapon ng basura nila. Nialait niya ang anak ko, lagi niya binubuli-buli. Ano bang galit niya sa anak ko? Trip niya ba? Hindi ganun, ma'am. Bata yan. Masama mambuli ng kapwa. May batas tayo, kakasuhan ka. Sama na loob ko, ma'am. Pasinsya na kayo, sir. Nilabas ko lang ang sama na loob ko. Sa tagal kong tinago ito mula ng 2018, nandito kami. Lahat ng kahirapan. Pag-host niya nila sa amin, hindi naman nila kami kilala kung ano kami klaseng tao. Huhost niya sila ng sobra. Kahit dito ma'am, mga teacher dito, hindi ko naman lahat ng teacher na ginaganong kami. Kung mayroon teacher na may malaking galit sa amin dito sa school na yan ma'am, kahit mapanood niya na ma'am, wala, hindi ako natatakot kasi nasa loob ko lang ang tutuhanan na Panginoon lang ang naalam kung tama ginagawa nila sa amin. Hindi sana kami aalis dyan ma'am sa school na yan. Tinanggap na namin ang trabaho sa school. Kahit umulan, bumagyo, nagtatrabaho kami, mainitan kami, nagtatrabaho kami diyan. Nagsasahog kami sa isang buwan, 9,000. Tinanggap na namin yun. Kasi wala kami ibang kakapitan noon. Hindi lang kami husgan ng tao po. Pagdating din po diyan, ma'am. Nagtagal kami na isang taong maigit diyan. Ang dami na nagbago sa school, pinaganda namin. Ang dami naman taong humusgan na naman sa amin. Para kami paisalisin diyan sa school diyan. Ayan lang ang pong inaano ko sa baasang barangay. Bakit? Hindi pala nila nakikita ang ginagawa namin. Hindi ba nakikita ng mga teacher ang ginagawa namin? Ayan lang pong minanakit ko sa kanila, ma'am. Gasan, pinalayas din kami sa bahay na hindi inupahan namin. Binataan pa kami, papatayin, pagbabaril ang pamilya ko. Ipon-ipon kami nun, ma'am, sa gasgasan. Pinapunta kami ng maraming baril. Ano yun, mamamatay kaming tao, masama kaming tao. Tapos natulog po na kami, nataming kalitapit ng sementeryo. Rosalie. Terminal po. Ang pagkano naman na rin bawa. Babalik yun. Ang tulong kay Mir, baka maano po ang sasakyan. Paano, kailan po kayo mahingi ng tulong ngayon? Kasi kung babalik kami bukas. Pagka ako nakakapamatay. Pasukasuin nyo na muna ngayon. Hindi kasi yung gamit nyo sa jeep kasi nga po may halaman. Buti sana kung walang halaman.
Napanood nila yung aking ano, mayroong mayaman na may sasakyan na yun na naibigyan nila sa aking tulong. Marami yung halaman eh. Oh. May kasama ng grocery. Sayang lang yung halaman pag nasira yan. Oh, sige. Ito naman yan. Ano, baka matapon din. Sayang naman. Nilagay nyo na dyan sa taas. Mamaya kung may kumuha dyan. Pinabantayan ko naman. Dito na lang ako natutulog. Ay, ito yan. Pinagkuyakan ko yan. Do, ibibinta nyo po yan doon. Ganun na lang, mother. Kung pupunta kayo sa... Anong desisyon nyo, Ana Marie? Marami yan. Uwi na kayo ngayon? O sabay na kayo sa mama nyo? Kasi dapat papuwi na kayo ngayon eh. Eh, andito naman pala si mama mo. Paano yan? Anong desisyon nyo? Sabay na lang kayo? Kasi kaya kami punta dito para kuhanan ka na sana namin ng ticket. Kayo ng ticket ng kapatid mo, Jordan. Eh bigla, andito pala si mama mo. So, ang dami pala yung gamit. Hindi yan kasi sa jeep eh. Tapos, Pwede siguro kung dalawang balik, kaso mahal na eh. Rosalie. Kulay pink yung puso. Ano yung nakakain po yung bunga niyan? Moko. Yung saging niya? Moko. Ay, ganyan lang kalaki po? Oh. Moko daw yung moko. Moko, saging? Ito yung saging na kalingap. Mokong babae at kulay pink. Kulay pink yung puso niya. Mokong babae. Puso. Yung asawa niyo po ngayon, Samar. So, ganun na lang, Ana Marie. Ay, Rosemary ba? Rosalie. Balik na lang kami dito kung ano yung may tutulong uli namin pag mayroon ng pambayad po dun sa arkilasyon ng jeep sa panghakot nyo. Nay, Rosemary. So, itong mga gamit nila mga kalihingap po. Ang daming damit. Ang damit ko lang dyan. Ito lang ko. Ang damit mo? Si Jordan. Kukunti lang po yung mga sakong piraso lang po ang damit. Jordan? Kukunti lang? Kukunti lang. Laban ko para kumitin lang may agad pa rin. So? Kasi mama talaga madami. Dami. Okay daw yan dati. Ayan po mga kalihingap po. Dalawang... malalaking plastic, ito pa. Matamit ng bata? Sa'yo? Ito pa, oh. Tapos mga halaman, mga kalihingap. Mother, bata, marami. Mother. Ayan, oh. I-update na lang. Ayan pa, kayo. Sa taas. So yun mga kalihingap, ang yan dito na lang. Shoutout po sa lahat ng viewers natin. Yan po, passport po natin, Rich Vlog. Shoutout din po sa ating subscriber po, yan. Sa lahat ng subscriber, sa mga hindi nag-skip ads po, yan, may galaw shoutout. Yan, maraming salamat po. Sa mga sponsor po, yan po. Yan po, support po natin, supportahan po natin. Shoutout po kay Ate Banat Baksik, yan po. Banat Baksik po, supportahan po natin. Yan po, bali siya po yung nag-reaction po ng aking channel. Sa mga videos ko. Ayan po. Ako po yung pinopromote po niya. Ayan. Supportan po natin. Banat Baksik. Ayan po. Ayan. Bali, i-comment ko po yung link po niyan sa comment section po. Ayan. Maraming salamat. At siyempre, huwag po natin kalimutan po. Supportan. Kuya Bal Santos Matubang. Kalingap Rab. Atina Vlogs. Ayan po. At sa aking channel, Nelson Vlogs, mga kalingap. At sa Karits Vlog din, mga kalingap. Pasulit din po. Nay, Rosemary. Malis na po kami. Babalik na lang po kami dito. Update ko namin kayo. Ana Marie, alis na kami ha. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. See you next vlog mga kalingap. Bye bye. Mahirap umakyat dito. Ay, Diyos ko. Ah!
Yeah.